Hello mga katambay, welcome sa ating Photoshop Tambayan tutorial. So ngayong araw na ito, ituturo ko sa inyo kung paano natin ginawa itong pag-ukit or carving ng ating mga logo na gamit ang ating Photoshop. So bago natin ituloy, shoutout muna natin itong mga nag-like sa aking mga pinost sa ating sa aming Facebook page group na Digital Creatives Philippines, sila Ma'am Ellen Pastillos, Noisap Ulay, Belian Batigas, Zainalin Gagmata, si Ma'am Maria de los Reyes, si Pancilio Abunga Jenny Ruth, si Ma'am Nelsie Marcelana, Albert Longbotom, si Joderick Gulasino, Jomar Pangilayan, Nastain, James Tamayo, Eden Royo, Marjorie Grace Abella, Marga Capco, Marlin Calumpiano Gutierrez, John Michael, Jam Maglapus, Raniel Albanez Sulit, Edison Aceberos Jr., Marilo Chavez, Alfred Melvin Soliba, Lani Talisio Catedral, Cherilyn Benavides Armisa, Noel Dais, and Upsed. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pag-like, pag-heart, at pag-wow sa aking post sa ating Facebook page. So, ngayon naman, susubukan natin ang paggawa ng curve na ginawa natin sa logo. Dahil noong nakaraan, ginawa natin yung mga text, ngayon naman yung mga logo. So, ano pang hinihintay natin? Subukan na natin at atin ang gawin. Let's do it! Hello mga katambay! Ngayon, subukan naman natin yung logo curve, no? Or carving, o yung logo na nakaukit, no? Nung nakaraan, sinubukan natin yung text curve. Ngayon naman yung logo. So ngayon, tuturo ko sa inyo kung paano pagkuha ng high resolution photo sa Google. So click natin dito. I-type natin na wood. Then enter. So punta tayo sa image or images. So dito sa ating Google, meron tayong makikita ang tools. Click nyo. So makikita nyo dito sa kabilang side yung size. Piliin nyo yung large. Yan. So bibigay ni Google yung mga large na high resolution na photo na gusto natin makuha. So ito kunin natin. So ang size niya is 1200 by 768. Hintayin natin matapos mag-loading. Mabagal ang ating net. Matagal siya mag-loading. So ganun lang mga katambay ang pagkuha ng high resolution photo sa ating Google. So dapat mabilis din ang inyong internet. Siguro sa akin lang talaga mabagal. Hanggang ngayon nag-loading pa rin. Ayan, tapos na siya. So tapos ang gagawin nyo, right click, copy image, punta kayo kay Photoshop, punta kayo sa file, new. Hindi niya kinuha yung actual size, ano? Ulitin natin. So right click, copy image, Photoshop, file, new. Hindi pa rin. So pili pa tayo ng ibang photo. Subukan natin to santo, ha. Maliit lang 'yan. Tas hahanap tayo ng magandang photo. Ito rin natin kanina eh. So ibig sabihin mabagal lang ating internet kaya hindi natin makuha yung actual size, pero yun yung ganun yung
style, pagkukunin nyo yung actual size ng picture na gusto nyo makuha sa Google. So subukan natin ito, saan to ha, 1580 by 1045 ang size. So habang nag-loading, huwag kalimutan ng mag-subscribe kung di ka pa subscriber, i-like and share ang ating channel, at i-click na rin ang notification bell para notify ka sa ating mga bagong video ina-upload. So ito na mga katambay, right click, copy image, punta kay Photoshop, file, new, create, file, new, ayan na mga katambay, lumabas na yung kanyang correct size. Okay, then click create, then click control V as in victory or face. So ayan na mga katambay ang ating wood, no, na gagamitin natin sa ating carving or carb or logo carb effect sa Photoshop. So ngayon naman kukuha tayo ng mga logo, no, lagay natin Facebook logo. Ayan, Facebook logo. So kunin natin black and white. Ito. Black and white, ano? So, pakita ko sa inyo kung bakit black and white yung kinuha natin, ha? Click nyo to. So, right click. Ganun ulit, copy. Dito tayo sa ating plywood, then control V. Para i-paste natin yung ating logo. So, ngayon, meron tayong logo ng Facebook. Ang gagawin naman natin, tatanggalin natin yung white. Punta tayo sa ating magic tool or magic eraser tool. Click nyo rin sa white. Yan. So, black na lang natira. Pagkatapos nyan, bawasan natin yung fill nya. Gawin natin 25%. Palitan natin yung kanyang blending mode. Gawin natin color burn. Ayan. So, katapos niyan, habang naka-active siya, i-double click niyo rito para lumabas yung layer style niya. Yan, layer style window, no? Punta tayo sa ating bevel and emboss. No, kay bevel, no, naka ang gagawin natin na inner bevel, tapos ang ating technique ay chisel hard, tapos dito ang depth nya ay gawin natin 160. Pagkatapos ang size nya ay, or ang kanyang direction ay down, size nya is 20. Pagkatapos ang soften ay 0. Tapos itong ating angle ay gawin natin siguro 120, subukan natin ha, or -45. So 120 lang tayo. Tapos yung 120 natin na itong ating altitude 30. Ano kaya yan? 1935. So, okay, siguro yung 30. Tapos dito, ang ating highlight ay color dodge. Color dodge. Yan. Tapos ang kanyang opacity is 50. Dito, okay na tayo dito. Wala tayong babaguhin. So, ito naman tayo sa ating inner glow. Ang inner glow natin, ang angle natin na shadow angle
So okay tayo dito sa opacity natin. Mm-hmm. Choke natin, gawin natin 30. Tapos ang ating size, subukan natin sa 35. So mga katampay, pwede nyo laruin ha, pwede nyo ayusin ang mga sizes na gusto nyo para may adjust nyo yung mga gusto nyo mangyari sa inyong project. So ito, ngayon meron tayong logo ng Photoshop, logo ng Facebook. So ngayon kuha tayo ng ibang logo, tingin tayo sa ating internet. Subukan natin magkuha ng logo ng Twitter. Ito si Twitter. So right click nyo lang. Tukunin natin ha. Right click, copy. Paste lang natin dito mga katambay. Ayan si Twitter. So ngayon na kunin yung inyong magic eraser tool. Highlight nyo rito si Twitter. Ayan, para tanggalin natin itong white. So ngayon ang gagawin natin mga katambay, highlight nyo itong si Facebook. Si Facebook sa taas, no? I-right click nyo. Punta kayo dito sa copy layer style. Balik kayo sa inyong Twitter. I-right click nyo. I-click nyo itong paste layer style. So ganun kadali na makopya niya yung makopya niya yung ating style, ano? So ano nangyari? Kung ano mga napipindot ko. So ganun ulit, no? Balik tayo doon dahil napindot natin. So Control T, move tool muna tayo. No, pagka gumagalaw yung inyong board, highlight nyo si ito si Twitter, then Control T, no, para nandito yung control ng inyong move tool. So kuha ulit tayo ng ibang ibang logo, subukan uli natin tayo dito, hanapin natin si MechaniWeb. MechaniWeb black and white. So walang MechaniWeb na lumalabas, ano? Tanggalin lang natin 'to. And click. Hanapin natin. Ayan, may lumabas na MechaniWeb logo. Pero wala tayong makitang black and white. Saka ba nakita yung dati? So, halimbawa, ito maliit kasi ito eh. Hanap. Ng logo, click natin to isang to ha, baka may lumabas. Wala. Sa ko pa nakita dati yun. Okay, maghanap tayo ng ibang logo kung wala tayong makita ng MechaniWeb. Subukan natin si YouTube. YouTube logo, black and white. Okay, ito sa YouTube. So ito. Click natin. Control or right click. Copy image. Type kay Facebook. Type kay Photoshop. Facebook. So ulitan natin to.
para mapagkasya natin ang ating mga logo. Control T. So, Control V in your keyboard. Nalita natin si Facebook. So, ganun lang mga katambay. Magic Eraser Tool. So, Alt Key para lumapit ang inyong canvas ng inyong project. So, ganun ulit. Balik tayo dito sa ating YouTube layer. Right click. Paste layer style. So, yan. Meron na tayong YouTube. Meron na tayong Facebook. Twitter, litan din natin. Ayan, para magkasya silang tatlo. So, ngayon, pili pa tayo. Hanap pa tayo ng iba. Subukan natin si Instagram na black and white. Ito si Instagram. So, right click, copy image, Photoshop, Control V. So, si Instagram, masyadong malaki. Yan. Magic Eraser Tool. Burahin natin yung white. Then, same procedure. Right click. Face layer. Layer style. Ayan po mga katambay ang ating logo curve or carving. Subukan na natin i-merge itong dalawang to. Yan, para hindi nasasama yung merge silang lahat. Why like this? So, ayan mga katambay, ang ating tutorial tungkol sa ating mga logo na inukit. So, punta tayo dito sa ating curves. Adjust natin yung ating plywood. Ayan. So, magsipa tayo ng ibang gusto nating ilagay na logo rito. So, open natin yung aking nakaraang project. Ito, si curve. Alam ko meron dito MechaniWeb eh. Saan ba yun? So, ito, ginawa ko to nung kagabi. Ano, isang araw. No? Ibinigay ko doon sa kaibigan kong vlogger din, si Rod's Channel. Na ito, si MechaniWeb. So, si MechaniWeb, lipat natin doon sa ating ginawang project.
natin makopya si Mekani Web ah. Kopya. Natin siya mailipat sa kabila mga katambay. So ito, tago natin. Tingnan natin kung mailipat natin dito ang ating mga ginawang project. So yan, ang ating project for tonight. Hanap tayo ng Mekani Web dito. So wala talaga akong makita. Hindi ko na makita yung malaki dati na nakuha ko dati rito eh. Ito ko lang nakuha yun eh. Sa kaya siya napunta. Ah, kasi nakaano tayo, large. Any size tayo. Ayun. So ito siya mga katambay ha. Ito siya. Click, copy. Photoshop 12V, lakihan natin. So ngayon tatanggalin natin yung kanyang background. Tanggalin natin itong Mekani Web sa ilalim. Control X. Then si Mekani Web, right click natin, paste layer style. So yan po si Mekani Web. So yan po mga katambay ang ating project ngayong araw na ito. Sana meron kayong natutunan, napulot. So kunin natin si Photoshop. Meron tayo ito Photoshop eh. Photoshop. Tayo ng black and white. Yan, ito kunin natin. So right click, copy image. Ito na lang, mas maganda ito eh. So right click, copy image. Photoshop, Control V. Lita natin. So, tanggalin natin yung white. Then, dito, right click. Copy or paste layer style. Ayan, si Photoshop. So, yun mga katambay. Subukan nyo rin sa inyong project at tinuro ko rin sa inyo kung ano yung pagkuha ng high resolution photos sa ating Google, no? Gagawin nyo lang, punta kayo sa tools, palitan nyo yung size, gawin yung large. Tapos halimbawa kung gusto nyo kuha ng mga background and background wallpaper. So background for Photoshop, yan yung mga ganyan, i-click nyo. So 999 by 800 ang kanyang size. Copy image,
So gayto lang yung pagkuha ng high resolution na photo, ha? Yan, no? Lumabas yung kanyang actual size sa ating kinuha. Then control V. So yan na. Meron na tayong wallpaper na high resolution photo sa ating project. Marami ang mga katambay na makukuha nyo rito ng mga high resolution na gusto nyong gamitin sa inyong project. Kagaya nito, anong size nya? 2560. Masyadong malaki yan, kaya may duda ako dyan na makuha natin ng ganyang size. So matagal siya dahil malaki. So kung gusto nyo mong manap dito ng mga vector, lagay nyo vector background or background vector. Ito yung mga makulay, no? Yung mga ganyan, no? Vector. Si vector wood. Iba pala yun. So ito mga katambay, yung mga vector na ginagamit sa paggawa ng project. Kaya ng ganyan. Ito 140 by 1082. Copy image. Photoshop. New. Nakuha natin, no? 1400x1082. Control B. So yun na. Meron tayong vector na pwede natin magamit sa ating project. So dito, pwede pa tayo uling manap ng mga vector image na gusto natin gamitin sa ating project o sa ating mga ginagawang project sa Photoshop. So ito si 1000x787. So copy image. So ganun din lang ginagawa ko mga katambay pagka nangongolekta ako ng mga pang background ko or pang gamit sa Photoshop. So yung ganito, tanggalin nyo na lang kung may mayroong watermark, i-drag nyo lang dito para hindi siya mapasama pag sinave nyo ng JPEG. So pag sinave nyo siya, file, save as. So lagay natin siya sa desktop. Palitan nyo ng file name o sa file type or save as type, gawin nyo yung JPEG. Then lagay nyo vector 1 kasi marami kayong kukunin. Then click OK. So pwede nyo itong delete. So open natin yung vector natin. Vector 1, nasan na? Nawawala. Ayun. Tagal mag-open yung vector 1, ha? Ayan na. So, ito na si vector 1. Magagamit na natin siya sa ating project. Sa ating gustong gawin sa kanya. So, yun lamang pa mga katambay. Sana meron kayo napulot, natutunan. At gawin nyo rin sa inyong mga project. And shout out sa mga kaibigan ko dyan, mga members ng Digital Creatives Philippines. Shout out sa inyo dyan. At sana maging dumami pa ang ating mga natututunan sa araw-araw sa paggamit ng Photoshop. Ilaman po at maraming salamat at bye-bye.